Inihahandog na mga mensahero ng Norte, nagniningning na relihiyon, isang pang-araw-araw na babasahin mula sa kinasiyang salita ng Diyos na nagpapakain sa iyong kaluluwa. 21 ng Abril, taong 2023. Walang hanggang kagalakan. At kayo nga sa ngayon ay may kalumbayan, ngunit muli ko kayong makikita at magagalak ang inyong puso at walang makapag-aalis sa inyo ng inyong kagalakan. Juan ang kabanatay 16 at ang talatay 22. Ang huling pag-asa ng mga alagad ay tila natangay ng mamatay si Jesus. Marami sa kanyang mga tagasunod ang nakasaksi sa tanawin ng kanyang mga pagdurusa at kamatayan. At ang saro ng kanilang kalungkutan ay puno. Malungkot na oras ang ginugol nila sa pag-iyak sa kanilang pagkabigo. Inasaan nila na si Jesus ay maghahari bilang isang temporal na prinsipe. Ngunit ang kanilang pag-asa ay namatay kasama niya. Sa kanilang kalungkutan at pagkabigo, nag-alinlangan sila kung hindi ba niya sila nilinlang. Maging ang kanyang ina ay nag-alinlangan sa kanyang pananampalataya sa kanya bilang Mesiyas. Bumangon si Jesus mula sa mga patay, isang matagumpay na mananako. Sa taimtim na sindak, ang anghel na punong abala ay tumingin sa tanawin at nang si Jesus ay lumabas mula sa libingan, ang nagniningning na mga anghel na iyon ay nagpatira pa sa lupa sa pagsamba at pinuri siya ng mga awit ng tagumpay at pagwawali. Nanatili si Jesus kasama ng kanyang mga alagad sa loob ng 40 araw na nagdulot sa kanila ng kagalakan at kasiyahan ng puso ng mas lubusan niyang binuksan sa kanila ang mga katotohanan ng kaharian ng Diyos. Ang kanyang nababalisang mga tagasunod ay masayang nakinig sa kanyang mga turo na masigasig na nagpakabusog sa bawat salita na lumalabas mula sa kanyang banal na mga labi. Ngayon ay tiyak na alam na nila na siya ang tagapagligtas ng sanlibutan. Ang kanilang mga puso ay pinainit ng pag-ibig at labis na kagalakan hanggang sinabi sa kanila ni Jesus na siya ay pupunta at maghahanda ng mga mansyon para sa kanila at muling babalik at tatanggapin sila upang sila ay makapiling magpakailanman. Isang maganda at mapagpalang umaga sa lahat.